Ito pa rin po ang Umaga at Canada at sama-sama pa rin tayo nagdiriwang ng Kalayaan 2021. Ngayon naman ay usapang business naman tayo dito sa ating Let's Talk Business! Makakasama natin today ay isa ring kasapi ng PhilCast at 14 years na siya dito sa Saskatoon. Plus, siya rin na may-ari ng Love Zone Early Learning Center dito rin sa Saskatoon. Please welcome Melody Lasitivo. Yes. Welcome, Melody. Salamat po. Isa pong malaking karangalan para sa akin ang maging bahagi ng Umaga at Canada. At Canada. First time po. Yeah. Melody, kwento mo naman sa amin, paano mo naisipang magtayo ng daycare center? Nagsimula po ito nung kami ay, nung ako po ay dumating sa Canada, that was 2007. Mm-hmm. Galing ako ng Calgary and then pumunta ako ng Saskatoon ng 2008 and 9. And nung ang aking pamilya ay dumating nung 2009, mahirap magsimula. Mm-mm. And then meron po ako na kaibigan na ngayon ay aking mentor. Ang sabi niya sa akin, bakit meron kang karisma sa mga bata? Dahil itong kaibigan kong ito ay meron silang eskwelahan at saka childcare center. Tapos sabi niya, bakit may karisma ka sa mga bata? Bakit hindi ka magsimula? So doon po nagsimula yung aming Love Zone Early Learning Center. So bakit ko nagsimula dahil nakita ko at napansin ko na merong kakulangan ng kalidad ng quality or kalidad ng child care sa industriya sa Saskatoon, especially sa Saskatoon. Mm-hmm. Pasensya na po. Sa akin it was privilegio na makita ko ang bawat isa na bata sa setting ng childcare center at pinag-aralan ko ano ang mai-contribute ko para magkaroon ng magandang pundasyon ang mga batang ito pag sila ay lumaki. Mm-hmm. So doon po nag-trigger yung aking vision na kailangan ko maging parte ng solusyon sa industriya. Love Zone. Mm-hmm. Yan po ang pangalan. Nung sinimulan po namin ito at ako at nakita ko kung ano ang pangangailangan sa industriya, ang una kong nakita ay ang pagmamahal. Mm-hmm. Ang pagmamahal sa mga bata. At ako bilang isang imigrante, sa Pilipinas, marami tayong pagmamahal. Mm-hmm. Pero nung ako dumating dito, nakita ko yung mga Canadian na bata, iba't ibang kultura na bata, nakita ko na may isang bagay silang hinahanap na nakita ko na ito nagiging dahilan bakit sila, tinatawag namin, bakit sila empty. Masaya sila pero hindi sila masaya. Mm-hmm. May kulang. So, yeah, may kulang. At doon ko napag-aralan na nakita ko na pag binigyan mo sila ng care, ng hug, ng kisses, masaya sila. And then pinag-aralan namin mabuti paano namin ito maiibahagi sa mga bata na ito sa paraan na sa childcare industry. At nung aming nakita, Lisa, ang epekto ng pagmamahal sa mga batang ito ay nakita namin ang pagbabago. Mm-hmm. At nung nakita namin itong pagbabago sa mga bata, dinadala ng mga batang ito sa bahay. Mm-hmm. At maraming pagkakataon, yung mga magulang tinatanong ako kasi tinatawag nila ako na Auntie Melody. Mm-hmm. So sasabihin ng mga magulang, uh-oh, Auntie Melody, ano ang ginagawa mo sa mga anak namin? Mm-hmm. Nagsisimula na sila kami yakapin, mm-hmm, halikan, and then sinasabi na nila sa amin, Mom, I love you. So, naging expressive na din naging, sila. Yeah, they become very appreciative, mm-hmm, and they have the grateful heart. Mm-hmm. At kahit sa kanilang pagkain, mm-hmm, ay sabi nga ng isang magulang, ako ay pinigilan ng aking anak dahil ang sabi ng bata sa akin, ng aking anak ay kay Auntie Melody na daycare, nagdadasal kami at sinasabi namin na
ngayon, yung thank you, Father, thank you, Father, for our food, many, many blessing, many, many blessing, amen. So yung naisip ng mga magulang, it's just like a rhyme. And then sabi, nakita nila sa bata, na every time sila kakain, nag-i-stop yung bata, Mommy, we have to pray. So yun ang aming, sa akin, malaking parte. Yeah. Yeah, and I believe yun ang rason ko sa umaga na gumising ng masigla. Yes. Yeah. So, more than 8 years na ang daycare mo. So, anong sekreto? Lisa, sekreto nga eh. Well, sekreto. So, success. So, ang ginagamit namin ay pilosopiya. So, yun ang aming pilosopiya sa aming kumpanya. We call it company, but then the company is owned by our family. Ang aming pilosopiya ay yung intention. Una, intention. Number two, yung vision. Number three, yung commitment. So, yung number one, yung intention. Ang intention namin ay maging bahagi ng solusyon sa industriya na makapag-bahagi ng kalidad na childcare in Saskatoon and especially in Saskatchewan. And that's why we're planning for the expansion of another center. Wow. And we're hoping in the fall it will gonna in operation. Yeah. Exciting, yeah. Number two, Lisa at Doc Joy, is vision. So, ang aming vision as a company, and even I always tell this to our staff, we are here as a family. Ang vision namin is to empower and help to improve the experiences of our childcare workers and the staff. So lahat ng aming empleyado, we make sure that they are getting all the trainings and education and exposure. I'm very particular po sa professional development. I like them to be very, very confident in what they do. At number two dun sa aming under the vision is, again, we go back to the intention, sorry. At ang intention namin nga ay maging bahagi ng komunidad na makapagbahagi nitong kalidad na child care services sa Saskatoon. Yeah, at ang number three is the commitment. Ang commitment po namin ay hindi lang sa komunidad, pero doon sa mga pamilya na aming pinagsisilbihan. At ang mahalaga sa amin, lalo na yung aming mga staff. We want them to feel that they are, that we acknowledge what they do and what they share. Kasi sabi ko nga sa kanila, at the end of the day, it's not me, it's not the love zone, it's you. Kasi kayo ang nag-aalaga at nagmamahal dyan sa mga bata, sa inyong mga sa inyong sari-sariling mga classroom. Yeah, so yun po ang aming pilosopiya. Napakaganda naman noon. Salamat po. Kaya no wonder eh, balita namin nakakuha ka ng award. So, nung itong award na ito, ano yung outstanding home care provider? Home care provider? Opo. So, paano ang ano, nung na-receive mo yun, ano bang pakiramdam? So, nakakatuwa po, I was kasama ko yung mga bata na nagtutulog kasi sa tanghali natutulog sila. So, naka-receive ako ng email at tawag dun sa executive director ng SICA, yung Saskatchewan Early Childhood Association. That's the provincial government ng aming industriya. And then, tinawagan niya ako, yung sabi, Melody, I just wanted to you to know that there is nomination under the family home category for excellent home daycare provider. So, sabi ko, well, thank you for letting me know. And then, a week after, tumawag ulit siya at sinabi niya sa akin na, well, just to let you know that you're coming for the award ceremony. Wow! And I said, oh, man! First nomination, no? Tapos nanalo agad. Opo. So, it was, sa akin ay ako ay naiyak. My first impression, I cried. And I was very thankful. Yeah, sabi ko nga. Yeah, and very grateful kasi sabi ko nga po, hindi madali ang aming ginagawa, pero yung mga
kliyente namin na araw-araw na nakikita ko anong ginagawa namin at yung komunidad na nakakakita sa amin, sa aming ginagawa, napapansin pala nila. At nung na-recognize nila that we're doing something for the community, so they bring it up. So sabi ko nga, sana yung aming award na nakuha ay maging inspirasyon para sa bawat isa na nasa industriya at sa komunidad. Mm-hmm. Nasabi ko nga, it's always been my philosophy, no little act of kindness is forgotten. Mm-hmm. Yeah. Hindi bang mahirap pagsimula ng daycare? Maganda pong tanong yan, Doc Joyce. Mahirap po. Lalo na po sa ating imigrante. Ay, siguro isa sabihin ko na tayong imigrante kasi una, ang malaki kong pagsubok ay yung kultura. Mm-hmm. And yan ang biggest challenge ko na talagang kinonquer ko. And then I'll try, ipinag-aralan ko lahat ng tungkol sa Canadian culture, how they eat, how everything about them. Pinag-aralan ko lahat yan. So, kasi po nga, kami ay nagsimula na group home muna. So, kami po ay licensed for 12 children. Mm-hmm. And then, I believe 5 years kami nag-run as a group home. And then, we start po kaming planning and visualize na maging early learning center kami around 2018. So, it took us a year and a half in the making to have the childcare center in Saskatoon. And then, ang mahirap po nung ginawa namin ng early learning center is just all the planning. Kasi we started from the drawing, the vision, we established the vision. Kasi sabi ko, ayokong gagawa ng isang project na walang pupuntahan. Mm-hmm. I always do something with intention. And then, nung na-establish namin ang intention and vision, that's where I sit down with the architect and we collaborated with all the details of the project. And then, we move into the city of Saskatoon and take all the permits, and it took us probably less than a year mm-hmm. to take back and forth with all the city permits. And then late of 20, I believe early 2020, we start all the renovation. So marami requirements. Napakarami pong requirements at hindi easy. Mm-hmm. Hindi madali. Maraming challenge. But then I said, yun nga po, kasi ang intention namin ay clear. Mm-hmm. And I told, sinabi ko dun sa architect, whatever it takes, we will get it. Yun ang sabi ko sa kanya. Yun ang mission namin. Sabi ko, kasi nung ginagawa namin, pinaplano namin ang project na ito, sabi ko, this will not be easy. I know that. Mm-hmm. But my intention is solid mm-hmm. and that will drive me really crazy to get it. So, may pagkakataon po na yung architect, Melody, napapagod na ako sa ano. Kasi balik. Sabi ko, I'm paying you to do that. Mm-hmm. So, nalampasan namin yung permit sa city. And then, the next one is renovation. It's the actual renovation ng facility. At nakakatuwa kasi maglalagay kami ng wall. And then mag-meeting ako sa Minister of Education and then we will take it down. So kahit yung contractor namin is, Melody, fix your mind. I said, well, you know what? Just bear with me. And then when we finish all the renovation, we do all the inspection. However, meron tayong COVID-19 last year. So it delayed all the details of the project po. Mm-hmm. Kasi nga yung mga inspector, they don't come out. Mm-hmm. So, niligawan ko yung taga-city. So, we do the Zoom inspection and everything. So, it works. And then, the last one is from the Minister of Education. So, it took us a while for the Minister of Education kasi napaka-detail nila sa responsibility and accountability mm-hmm. namin to be one of the early learning center in Saskatoon. Tapos, nabanggit mo nga kanina dahil dun sa COVID-19, medyo na-delay, di ba? Ngayong mga panahon ng pandemic, meron ka bang tips na ma-share sa viewers natin, lalo na paano matutunan ng mga bata, you know, yung mga pag-aaral o kasi nga nasa bahay sila? Yeah. Yeah, it's yun po ay lagi karaniwan na sa akin na tanong ng aming mga kliyente kasi we shut down 2 months mm-hmm. last 2019 and they were asking me, ano ang gagawin ko, Melody? Kasi yung routine mo is very structured. Mm-hmm. Ang sabi ko lang sa kanila, I always believe that parents is the rooted foundation of learning. Mm-hmm. So, lagi ko sinasabi sa mga magulang na
ang inyong mga anak ay pinapanood tayo. Ikaw at ako bilang ina, pinapanood tayo ng mga bata. At kailangan kung ano ang ginagawa mo ay consistent yun sa sinasabi mo. Kasi napag-aralan ko na ang bata, hindi sila niniwala pag sinasabi mo at hindi nila nakikita. Yeah. So, ang lagi kong sinasabi sa mga magulang po ay yung consistency and yung consistency and continuity of the routine na ginagawa nila daily in the house. And again, sinasabi ko lagi sa magulang, hindi siya madali, pero if you love your children, it will gonna be easy. And I always encourage them po na create a fun and very engaging learning environment at home too, sabi ko sa kanila lagi. Pero sasabihin nila sa akin, Melody, paano ko gagawin na ganito, ganyan? Sabi ko, just chill and take it easy. Tapos doon ko nila sila kinu-coach kung paano nila gagawin sa bahay. Anong mga tips mo sa mga gusto rin magkakaroon ng daycare center? Maganda po yung tanong. Ang una ko po, ako po ay bukas ang aking puso na mag-mentor at tumulong lalo na sa mga kabayan na nag-i-inspire na magkaroon ng childcare center or even yung day home. Kaya lang po, ang aking unang tanong sa aking mini-mentor, ano ang iyong intention? At ano ang iyong vision? Kasi itong dalawang bagay na ito ang magda-drive sa atin na kapag mahirap ang pinagdadaanan natin, we get up in the morning and we're still happy to go to work. Yeah. Ang isa po kasi na ayaw ko pagdating sa childcare, at ito ay isang malawak na kaalaman na sa Saskatoon, akala ng ibang tao you make too much money in childcare. Pero pagka tiningnan mo na ang papel pagdating sa financial, it doesn't make that lots of money. Ang akin pong nirerekomenda at sinasuggest, kung kayo po ay may intensyon na gawin ang isang ang childcare as your yung kabuhayan, ang akin pong malaking ano, I do not prioritize the money. Prioritize your value as a provider, as an educator, and especially as a person who will gonna give impact to the life of these little people. And then when you show your value in the world, and the world in for me is the industry, is that the money follow after. And again, I don't want to be hypocrite, money is needed, but then please don't make money as your motivator to establish a childcare. It's either home or center. Kasi I think hindi yun magiging successful. Yeah. Kasi po ang childcare is a very, for me, sa aking pagkakaintindi, it's not money. It's what you're sharing to the world. And for us, the world is the little children that comes in and out in our facility. So yun po ang aking rekomendasyon o suggestion sa ating mga kakabayan na gustong magsimula. At ako po ay, yun po ang aking sinasabi nga na ako po ay bukas ang aking puso na tumulong sa mga baguhan, sa mga may interes na magkaroon din ng childcare center. So 14 years ka na dito sa Saskatoon. So ano naman ang namimiss mo sa Pilipinas? Marami po. Marami kaming namimiss sa Pilipinas. Unang-una ang pamilya. Kasi nga tayo ay pinalaki sa close-knitted orientation. Yun ang una naming namimiss. Lalo na pag meron kang problema. Yeah. Number two is pagkain. Ang pagkain ay, sabi ko nga may mga pagkain na available sa Saskatoon, pero yung lasa ay iba. Sabi ko sa asawa ko, pag pumunta tayo ng Pilipinas, pupunta tayo dun sa turo-turo. Kasi iba ang lasa nun eh. Yun ang hinahanap namin. At number three po, yung mga dagat. Yeah. Yung mga, I believe yung tawag na home, yun ang namimiss namin. So maraming salamat, Melody, sa pagpapaunlak mo sa invitation namin. Sana naman makabisita kami at makita namin yung learning center mo. Love Zone Early Learning Center. Thank you so much. Maraming salamat din po sa pag-imbita. At ang aking pong intention again is sana tayo maging inspirasyon sa ating mga kababayan na nagsisimula pa lang sa Saskatoon. At lagi kong sinasabi na hindi siya madali, pero kapag ang intention mo ay buo,
at determinado ka, walang imposible. Tama. Yeah. Baka gusto mong imbitahan sila? Yes, sa viewers. Oh. Well, kami po ay nasa 2615 Karen's Avenue, Saskatoon. Amin po kayong iniimbitahan sa aming Early Learning Center at tinatawag po itong Love Zone Early Learning Center. At ako po ay binubuksan po namin ang pintuan namin, lalo na sa mga kababayan na gustong madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa industriyang ito. At yung mga nagsisimula, nandito po kami para tumulong din sa inyo. Wow. Meron po kami website, www.lovezonechildcare.com. Okay. Contact number? Contact number po namin is 306-979-6362. And then yung direct nila ako mako-contact is 306-881-0361. Wow! Yeah. Ayan na. Thank you so much. Thank you, Melody. Tuloy-tuloy pa rin po ang kwentuhan natin ngayong umaga. Dahil sa aming pagbabalik, kwentuhang immigrant naman ang isusunod natin. Kaya dito lang kayo at magbabalik agad ang Umaga at Canada.